Sa totoo lang, kailan pa mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng human trafficking sa atin pong lalawigan at mabigyan ng hustisya mula po sa mga manyak na adik na yan kung hindi natin yan bubuksan at hindi natin tutugisin ang mga kriminal dito sa Palawan? Ayan, kumusta po mga kasangga, mga kaibigan at welcome back muli no, dito sa King YouTube channel at yan man sa King Facebook page at atin pong gagawan po ng reaction no, itong pag-deny ng DNA request no, ng ama ni Jovelyn Galieno doon po sa bagong natagpuan pangkay. So alamin po natin ang dahilan at magbigay po tayo ng ating mga opinion kung bakit ang suko ay dininay po nila ito pong request no na DNA sa ama ni Jovelyn Galieno. Kaya at atin pong alamin, siyempre kasama pa rin po natin dito si Sir Tommy Abili. Ayan, at atin muna nga panoorin at pakinggan ang kanyang mga paliwanag patungkol nga dito. Okay, mga kaligwas, dito na tayo sa inyo pong mga opinion. Sa live po tayo. Mula po sa, ano to, FB to, YouTube. O, sa FB tayo ngayon, mga kaligwas ha. Okay, si Maribik Kabanas Munar, mayroon na po. Okay, yon, maganda na raw. O, okay na po, okay na, idol. O, si Judy Jesus, okay na po. Kanina hindi narinig ang talaan na tatalakayin ngayon. Okay. Bigwas! Danilo Irihir, sir, hindi po lumalabas hiningan nyo ng audio. O, kanina po yon, kanina po yon. Okay, sige. Yuhin. O, yan ha. Nakamonitor ka ba? Okay na? O, sige, sige. Bigwas! Bigwas! Pasagdan, ano po nangyari sa pangalawang kalansay po? Ayaw nga po tanggapin. Ayaw tanggapin ng suko ang request. Gumawa kasi ng legal request itong tatay ni Jovelyn sa suko para suriin ang buto at i-DNA siya. Dahil may kutom siya na si Jovelyn na yon ang tinutuluyan. At pinatay na talaga. Ayaw tanggapin ng suko Palawan dahil gusto daw nila ipaalam pa sa krami. Nung nakaraan, ang bilis-bilis ninyo. So yan no, mga kasangga, magbigay po muna ako ng aking kunting opinion no. Dito po sa pag-deny ng suko no, o sa pag-hindi po nila pag-asang-ayon doon po sa request no ng ama ni Jovelyn Galieno na humingi nga ng pag-DNA doon po sa nasabing bangkay ay dito po may nasilip po tayo na parang kakaiba po ano, mga kasangga. Dahil nga ay yung bangkay wala pong nag-claim no. So siyempre karapatan po natin bilang Pilipino na nawalan po ng ating pong mga pamilya, kapamilya o kadugo na mag-request doon po sa bangkay na natagpuan dahil nga ay naramdaman po natin na para bang siya po yun pong nawawala na pamilya natin. So bakit dito po sa suko ay hindi po nila pinagbigyan? So ayan no, mga kasangga, at malaking katarungan po yan no? Dahil nga ay marami po ang mga nagsasabi na may mga sabwata na nangyayari sa pagkawala ni Jovelyn Galieno. So ito na ba ang papatunay na totoo ang mga sinasabi na sabuatan? Dahil dininay po nila ito pong pag-request nito pong DNA na karapatan po naman natin bilang Pilipino na mag-request no ng DNA, lalong-lalo na kung tayo po ay nawalan po ng isang member ng ating pamilya na naramdaman po natin na yung pong bangkay ay parang siya nga yun, di ba? Pero dininay po nila. So yun po ang aking po nga masasabi no, para bang kaduda-duda talaga ito. Jocelyn Sargento Bituin, listening from Pampanga. Mabuhay mga taga Pampanga. Dogs Pasagdan, ano po ang nangyari sa pangalawang kalansa? Yun na po ha. Sige, pagkasunod. Okay.
si Julion Andalao. Alam na dis kung bakit hindi tanggapin ang suko. Mm-hmm. Dahil yeah, nag-confirm sila noon na malaking kasinungalingan yeah pala mm-hmm yung result nila. May punto ito. Yeah. Ganun talaga. May punto ka, Julion. Ganun talaga ang duda. Kasi kung tatanggapin ang suko, lumalabas para silang dumura ng patingala. Pagbagsak ng kanilang dura, tumama din sa kanilang mukha. Diba? Kasi kapag lumabas ang totoo na yung pangalawang kalansay ay si Jubilina, sa makatuwid, mayroong sabwatan at kalukuhang yun nagaganap dito po sa Palawan. Yun. Ibig sabihin matindi ang sabwatan mula sa sepulturira hanggang kapulisan. Yan. Yan po ang nangyayari. Big Was! Big Was! Kaya yan, may punto ka, Julio, na sinasabi mm-hmm mo na maaaring hindi talaga nila tatanggapin yan dahil ayaw nilang lumabas na ang totoong Jubilin ay ang pangalawang kalansay. Paano na kaya yung mag-ina, no? Yung ina ni Jubilin Galino at yung kapatid niya, no? Wala po tayong naririnig, no? Na mga reaksyon patungkol po dito sa nasabing bangkay. Tahimik po sila, no? At yung mga ibang broadcasting radio dyan sa Puerto Princesa na alam po natin dati, sila po yung talagang nag-iingay nung pong natagpuan, yung pong kalansay, no? Pero ngayon po ay tahimik po sila, no? So baka ito pong duda ng ating mga netizen ay totoo, di ba? Dahil nga ay tahimik po sila sa nasabi pong bangkay ngayon, no? Talagang nakakaiba po ito. Kaya nga ang korte ngayon ayaw nang maniwala pag Jubilin case eh. Nagkalukuhan eh. Big Was! Big Was! Sa totoo lang, kailan pa mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng human trafficking sa atin pong lalawigan at mabigyan ng hustisya mula po sa mga manyak na adik na yan kung hindi natin yan bubuksan at hindi natin tutugisin ang mga kriminal dito sa Palawan? Aksyonan sana. Yeah. Tama yung kanyang opinion. Opinion po yan ni Julion Andalao na sabi niya alam na dis kung bakit hindi tanggapin ang suko mm-hmm dahil nag-confirm na sila noon. Tama. Tama po yan. Nag-confirm na sila na si Jubilin yun. E tingnan mo ang nanay nila Jubilin, tumahimik. Pero iwan ko kung tiningnan nila ang kalansay, wala kayong luksong dugo yun. Big Was! Big Was! Ngayon may nag-text sa akin ngayon, oh, dito sabi sa akin, Sir, nakita namin ba si Junalin dito sa Baklaran? Ay baka nangamuyo na yan. Big Was! Big Was! Kita nyo, nasa Baklaran daw, nakita nila. Ay baka nanalangin na yun doon, pinapanalangin na. Sana po, mabalda na po, tamaan sana ng kidlat, yung mga pulis na nagsabuatan. Big Was! Big Was! Kasama na po ang mga NBI. NBI na tiwali, huwag yung matitino ah. Oh, kasama na po ang NBI na nakipagsabuatan hanggang doon sa suko. Tamaan na sana ng pitong kidlat. Jablong among, kirit-kirit. Nasa Baklaran na raw eh. Baka lumakad ng paluhod mula Palawan hanggang Baklaran. Ayan. Sabi naman dito ni Evelyn Mintala, mas makapangyarihan ang sungay ng kriminalidad kaysa utusan ng saligang batas. Big Was! Big Was! Si Edin Panganiba naman, Tatay Joel, lapit ka sa RTIA.
ayaw ka mo pansinin, reklamo mo, mapamidya sila ng mapilitan silang mas magsikilos. Ginawa na natin po, pinaregistered mail natin. So yan, no, siyempre marami po ang nagsabi, no, na pupunta po sa RTIA, no, sa Rapid Toll po in Action. Pero sa akin po ngayon, no, mga kasangga, sa akin po nga palaging panonood sa Rapid Toll po in Action, hindi na po siya katulad nung dati na talagang si Senadora Rapid Toll po, no, nang nandoon. Eh, ang mga nandoon ngayon, yung mga attorney po, no, at hindi po siya katulad dati kay Senador Rapid Toll po na talagang pinipirsa po niya, no, yung pong mga tao kung sino man po yung sangkot ay talagang tatawagan po niya yun, ano. Para sa akin, no, mas maganda siguro na i-diretso na lang po ito sa Senado, no, para doon po ay talagang mag-isa ito pong mga masabi natin na mga sangkot po dito sa pangyayari po na pagkawala ni Jubayang Galino. Dahil ang kasong ito ay close case po siya, pero wala po pa naman po talagang nakamit na tamang hustisya doon po sa pagkawala ni Jubayang Galino. So pwede po ito i-request, no, sa Senado na dalhin po doon para po ay doon po talaga mapag-usapan tungkol po sa kasong ito. Yun po ay suggestion ko lang, no, kung okay po sa pamilya na dalhin po sa Senado para malaman po talaga at lalabas yung totoo. Dahil ay ipapatawag naman po itong mga sinasabing sangkot dito, no, na sinasabi nga ay yung ibang PNP, si Major Manalo, yung NBI at saka yung si PIO Richard Ligad, no. So doon po sila talaga gigisahin po sila doon. At alam po naman natin sa loob po ng Senado ay hindi po basta-basta doon sa loob ng Senado yung mga katanungan ng ating mga magigiting na mga senador. Jack, ito si Jack sa baba. Jack, sabi ni Jack Baltasar, ilapit daw sa RTIA. Gusto mo ba magulo naman lalo yan? Pinapirahan lang dati yan. Bigwas! Sino yung, ano yung RTIA? Ano yan? Ah, yung sinasabi nilang rapi? Tulpo? Ay! Kasi dati na itong nilapit nila, no, sa RTIA. At alam po naman natin na binitiwan nga ito ni Senador Rapi Tulpo. Diba? Dahil ay naniwala naman din si Senador Rapi Tulpo sa mga pinalabas na DNA result ng kapulisan at NBI. So, diba? So kung ilapit muli ito sa RTIA, parang hindi na po ito siguro papansinin pa. Dahil nga ay binitiwan na nga ito ni Senador Rapi Tulpo. So ulitin ko po, para sa akin, sa Senado po dadalhin. Ito naman. Oh, si Russell Cantos. Kahit pa si Junalin, tawagin mo lahat ng santo. Walang kapatawaran yung ginagawa niyo sa buwatan. Ha, nagkataon si Jubilin ay bangkay, nako, pangalawang natagpuan habang buhay kayong habang buhay ninyo pagsisihan. Si hindi naman panganiban, Sir Tommy, ipanawagan ng tanggalan ng sahod. Ayaw magtrabaho. Ano pa silbi niyan? Nanumpa. Oh, Rinante Flores, pulis at NBI suko ang nagsabuatan, Sir Tommy. Bigwas. Totoo 'yan. Mukhang nagkaroon na, oh, Alberto Bigwas. Official. Ha, maraming salamat po sa inyo, ha. Hinighlight niya. I-subscribe niyo Bigwas Official PX. Ayan. Yan po ang atin pong subscribe sa YouTube natin po, ha. Mapapanood niyo ako ng live diyan. Bigwas. Okay. Bigwas. Ito. Sabi naman ng Diyos lamang ang ano, kinakatakutan. Si sa lahat ng sibilyan dapat mag-aral na kayong kung paano humawak ng baril. Kasi nakikita na sa ating lugar ang dami ng masamang tao. Bigwas. Bigwas. Alberto po, Alberto's Official, maligayang araw sa mga puso. Sali Gonzales, good day po, Sir Tommy.
Pakibati na lang po, Marisol, happy birthday. Akin pong sa patuloy po nating talakayin ngayon. Si, di ba gumawa sila ng motion for review? Ngayon, nandoon na sa Department of Justice. Sa Court of Appeal. Ngayon, ang ginagawa natin ngayon dahil mayroong natuklasan na panibagong bangkay na wala namang nag-claim na makikita natin halatang babae. Bagamat hindi tayo suko, pero dapat suriin. Malaman natin, babae ba, lalaki. Tama. Ngayon may naghabol. Si Tatay Jewel na tatay ni Jubilin Galieno. Dahil nung una, ilang buwan natin binabantayan, marami talaga ang nagsasabi, buhay si Jubilin. Dinala pa ng Cavite. Umano, hanggang ibinalik galing sa ibang bansa, dinala ng Cavite, hanggang dumating ibinalik ng Palawan. Baka doon sa mga conversation na nakuha natin, doon napag-alaman na buhay si Jubilin dahil sasabi ni Junalin, Tay, kaya tuloy galit sa'yo si Jubilin. Sa makatuwid, galit si Jubilin sa makatuwid, buhay yun si Jubilin. Big Wash! Ngayon, bigla silang tumahimik nang makita na ang pangalawang kalansay. Sa makatuwid, kung si Jubilin man yung pinatay, sa makatuwid po, dito po pala pinatay na sa Palawan si Jubilin. Big Wash! Kaya siguro nagkaroon ng matinding galit dahil doon sa nais ni Tatay Jewel na pabuksan ang investigation sa kaso ni Jubilin. Nadulas naman si Junalin. Sinabi ni Junalin, ikaw talaga tay, sinungaling ka, tuloy galit sa'yo si Jubilin. Malaking paniwala ng lahat, kahit abogado, pabasahin mo, nakapagsabi, buhay pala si Jubilin. Big Wash! Kaya, sa galit siguro ng nag-alaga, tinuluyan. Yun. Kaya ang akala nila walang maghabol, naghabol po si Tatay Jewel. Kaya sana mabigyan ng aksyon. Yan. Mabigyan ng katugunan ang kahilingan ni Tatay Jewel na suriin ang kalansay na yon at siya. Kasi sa bungo pa lang, parang magkahawig na ang dalawa eh. Ay, si Tatay Jewel naman, iba naman ang kanya. Sabi niya, parang si Jubilee na talaga eh. Ay, di sa makatuwid, tinuluyan. Okay, basahin muna natin. Galing. So yan, no, mga kaibigan, mga kasangga. Dito po sa mga sinasabi nga ni Sir Tommy Abilis at sa iba pang mga nagbigay ng kanilang mga opinion, mapansin po natin na parang may mga katotohanan po dito po sa pag-deny ng DNA. Parang masabi natin na may tinatago talaga sila, no? Bakit ayaw po nila ipa-DNA, di ba? At isa pa, yun nga ang pag-request ni Tatay Jewel, no? Yung ama ni Jubilin na ay pariupin po ang kaso, bigla po itong lumitaw, no? Ang nasabi pong bangkay. So, baka tama po ang sinabi ni Sir Tommy Abili na baka yung pong naghawak kay Jubilin Galino ay nagagalit na, no? Dahil gumulo po, no? Gumulo. At parabang natakot na rin po siguro na baka ma-reopen nga itong kaso at malalaman talaga na buhay si Jubilin. Kaya ay baka ito na nga ay tinututuunan nila na pinatay, di ba? So, yun po ay sa ngayon hindi talaga natin pa masabi kung ano ba talaga at sino ba talaga ito pong nasabing bangkay dahil nga ay ayaw po nila ipa-DNA kay Tatay Jewel.
So sana po ay ilapit po ito sa Senado para po ay mabigyan po ng tamang aksyon, no? Yun lang po ang aking masasabi sa ngayon, no? At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa lahat po ng mga nag-subscribe at palaging nanonood sa aking mga ginagawang video. At sa mga hindi pa nakasubscribe at nagustuhan po ninyo ang aking mga ginagawang videos, paki-subscribe na po ating channel at samahan niyo po ng notification bell para palagi po kayong ma-update sa mga gagawin ko pang mga video. At paki-follow na rin po ang ating Facebook page, no? Rapido TV rin ang ating Facebook page. Ayan, no? At see you po sa next video ko. God bless, Robas.